Good day mga ka-Jaffers, this is International Master Jem Garcia, and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po nag-start na yung 44th FIDE World Chess Olympiad sa Chennai, India, at yung Team Philippines po ay nakasama si I.M. Pau, si pa-Jaffers, I.M. Pau, kasama po niya dito ay apat na Grandmasters plus si I.M. Pau. So yung mga teammates niya, si GM Mark Paragua, GM Darwin Lailo, GM John Paul Gomez, and GM Rogelio Barcenilla. So ayan, so syempre since kasama po si I.M. Pau, yan po yung game niya yung i-analyze natin. So sa round 1, ang kalaban po ng Team Philippines ay yung Team Oman. Ayan, so yan Team Oman. Actually, ang maganda dito sa Olympiad, based sa experience ko, no, maraming mga bansa na hindi mo masyadong kilala. Actually, ngayon ko lang narinig itong bansang Oman, pero ito ay isang bansa from the Middle East. Siguro may maliit na bansa doon. Oman ang pangalan. Ayan. So yung kalaban po ni I.M. Pau dito ay si Al Busaidi Hamoud. Ang rating is 1743. So of course, lamang si I.M. Pau ng around 700 points. Pero syempre, meron ho tayong palaging tinatawag na naninilat. So kailangan mag-ingat pa rin. Punta tayo sa ating game. White po si Hamoud and black si I.M. Pau. Ito po, nag-start with e4. And si Pau kasi, medyo attacking chess ang gusto niya laro, no? So ako, medyo makunat, nag-e5. So si Pau, c5. Ayan. So Cecilia, knight f3, d6. And then pagka d4, capture, knight f6. And so ito po yung tinatawag na Sicilian opening classical variation. So parang yan yung dalawang pinakasikat na Sicilian, eh. Kung hindi ka Neidorf, dun ka naman sa classical. So ito, opening to nila Kasparov nung sinaunang panahon. So knight c3, knight c6, and then pagka bishop e2, ayan, nag e5. So medyo meron hong pagkahawig sa Neidorf Sicilian, pero ang tawag dito kasi Sicilian classical. And so knight f3, h6 si Pau, castling, and bishop e6. Ayan. So medyo merong kakaibang hinanda dito si I.M. Pau. Ang mainline ho kasi dito is bishop e7. Ayan. Tapos magkakasling. So normal lang po yung opening. Pero si Pau nag-bishop e6 kagad. Ayan. Meron siyang baong sideline. Ano ho? Kailangan mag-ingat dito yung white. So ang tinira kasi is h3. Yan, inaccurate po yan. So, kailangan ang gagawin is rook e1. Ayan, para nakaready na ho kagad yung rook papunta sa e-file. Kasi, ang idea ni Pau dyan, kaya ho nag-bishop e6 yan, syempre magdi-d5. So, halimbawa, magdi-d5 kang ganyan. Capture, and then knight takes d5. Makikita nyo ho kung bakit importante itong rook na sa e1. Kasi, pag kakinain ganyan, merong bishop b5 check. Tapos, mababawi yung knight sa e5. One pawn up ang puti. So, kailangan mag-iingat ng white, eh. Kasi alam naman natin, pagka Sicilian po, nakapag d5 yan, talagang equalize ka agad. So, nag-h3, ayan, nakapag d5 na si Pau. So, pagka d5, parang dito, equal na or maybe even slightly better for black yan, eh. So, kumain, knight d5, ng kapalitan, ayan, and then pagka bishop e3, castling queenside. So, makikita natin, okay na kagad yung opening ng black, total equality na, at dito po, kailangan pa nga mag-ingat kagad ng puti, kasi ang idea ng black dyan, mag-f5 na, eh, no? So, nakikita ko dito, baka maganda, rook fd1 muna, tapos ang idea, c4, tapos b4, kailangan mabilis ko ang kilos ng puti. Kung hindi, maiipit. Dito kasi nag A3. And ayan na. So, siguro pag makunat-kunat kang player, develop ka muna. Ano, bishop D6, rook E8. Kaso si Pau hindi humakunat. Talagang gusto niyan pasugod ang pyesa. So, F5 kagad. So, good. F5. Rook AD1. F4. Wala nang develop. Sinugod na kagad. So, nangiipit na kagad itong dalawang pawn. Bishop c1. Bishop e7. And dito po, nag b4. So, gumagawa ng counterplay. Kaso, parang nakita ko medyo humabagal. So,
dapat kanina niya pa ginawa itong pagsugod diyan. Alam mo, naunahan na siya. Nung black, sumugod na. So, bishop f6, bishop b2, and rook he8. At dito makikita natin parang lumalamang na hukagad yung black. Ang lakas na dito sa dalawang open file, tapos meron pang pawn na naka-ready na humag-push. So, dapat, ang gagawin dito ng white is mag-b5. Ayan. So, papaalsin daw to para pagkalimbawa gumilid, baka mayroong mga ideas na c4, tapos nakatutok ng ganyan. Or simpleng rook fe1 lang. Ayan. So, kukunatan lang. At least na misplaced yung knight na punta sa gilid. Ayan. Kaso hindi po ginawa yan. Ang ginawa kasi is knight d2, kinokontrol itong e4 square. No, siguro kung syempre, kitang-kita na huni pa yan. Kung mabagal-bagal siya, halimbawa mag g5 siya dito, makokontrol po itong square na ito. Tapos bababakalan yung mga pass pawn niya dyan. So, pwede mag bishop h5, baka rook e7, may mga c4, tapos papasok na yung knight. Pero syempre yan ho ay masyado hong obvious. Nakokontrolin itong square na ito. So, force na kagad, e4 na kagad. Inipit na yung posisyon ng white. So, dito nag-bishop g4, check. Check lang mo, king c7 lang. Pagka-capture, capture, nag-c4, and bishop g8. So, lakas na kasi nung na mga rook sa open file. Eh. Tapos may pawn pang ano, pass pawn, no? Parating na. So, nag-rook fe1. At dito makikita natin yung mga tirang medyo malalim-lalim na rook e5. Ayan. So, hindi din ipensahan yung pawn. Ano ho? Baka mga normal move lang, didepensa lang ng ganyan, rook d4, o kaya mag bishop h7, kaso makikita nyo, liliit po yung kalamangan, palaging lumiliit. So, pagka nag rook d4 ka, pwedeng knight b3 lang, magkakapalitan ng mga pyese, no? Ganyan, no? May counterplay pa, papasok sa d7, may pasok sa c5, pero syempre, rook e5 ang tira, marami hong tricks na ka-ready si Pao, na pag kinain itong pawn ng rook, merong rook takes d2. Ayan, sabayan, pag kumain dito, one piece down. Pag kumain ng rook, dito naman kakain. Ayan. So, kapag kumain din naman ng knight, of course, palagi pong merong f5. Ayan, so, matutuhog yung bishop at saka knight. So, hindi nakakain, kaya ang ginawa, umatras, bishop e2. Ayan, pumasok na yung knight. Knight d4, pagka rook c1, f5, talagang iniipit na ng black dito. Pagka c5, capture, capture, and rook d5. Total domination na po, controlled na yung open file. Not to mention, hindi pa makapasok yung knight ng knight c4 kasi merong rook d1 check. So, mabibitin yung knight sa c4, may iwan. Ayan, nangyari, knight b1, rook d1 check, rook e1, and pagka capture, capture, rook d3. So, pinasok na kagad yung rook. Pasok na lahat ng pyesa. Rook c1, e3, king f1, rook b3. So, talagang ginagapang na ho dito. Knight c3, and actually, parang ito lang yung isang inaccuracy na ginawa ho ni Ian Pao, nag-rook b2. And so, makikita natin, lumiit po yung lamang. So, instead of rook b2, kailangan bishop c4. And so, pagka bishop c4, pagka ng king g1, syempre, palagi merong e2. Iipitin na dito, kakainin yung knight. Kapag ng king e1 naman, ang idea kasi is rook b2. So, may pressure na dito sa mga pawn. And halimbawa, pagkakain-kain na nag-knight a4, merong check. So, check. Tapos bishop d3. Ayan. So, yan lang naman yung nagkamali si Pao. Nagkaroon ng chance, no? Pero kung makikita ho natin, ang ginagawa kasi ni Pao dito ay yung pa-Jaffer's motto na time attack is the best attack. So, yung oras kasi 1 minute. Si Pao 25 minutes. So, medyo binilisan. So, rook b2. And pagka knight e2, ang ganda ho ng plano ni Pao, rook d2. So, sa unang tingin, parang wala hong idea, no? Medyo nakaka recover na yung white. Kung magka king
E1, medyo may atake nga dito, nakakatakot eh, no? Pero may rook A2 pa rin, of course, hindi naman makakain yan kasi mabibitin yung pawn sa F2, talagang magulo pa. At hirap pa rin yung mate, no? So ang ginawa po dito is nag F3 at ayan na, yung inaabangan ni Pao. Kaya yan, nag rook B2 and rook D2 kasi ang gusto niya mangyari is bishop C4. Yan po ang threat. So ipipin yung knight. And of course, since wala na hong time, hindi na hong nakita yung bishop c4, na pag kinain yan, rook d1, checkmate, at kapag dumipensa, ang ending sugswang ng pyesa ng puti. So sinimplihan lang, king c6, papasok na dito yung king. At dito po, pagka a4, a5, resign na yung kalaban ni I.M. Pao. So yan po ang unang puntos ng pa-Jaffers sa Olympiad. Ayan, so hopefully marami pa hong darating na puntos. And yung Team Philippines, tinalo yung Team Oman 4-0. Very good start para sa Team Philippines. At later on, ang kalaban po nila is Team Azerbaijan. So hindi ko lang alam kung kasali sila Rajabov and sila Mamedyarov. Pero malamang kasali ho yun. And ang alam ko, si Pao maglalaro ulit. Kasi pagka ganitong mga team events, pagka nananalo ka ho, sunod-sunod ang laro mo, hindi ka pagpapahingayin. So pagka natalo ka, pahinga ka muna. Ayan. So since nanalo si Pao, expected natin maglalaro siya. Abangan po natin yan. Hopefully, maganda ang resulta ng Team Philippines. So ayan po ang ating game for today. Hopefully, na-enjoy nyo po itong game na ito. At sana meron po kayong natutunan. At please support yung Team Philippines and si I.M. Pao sa kanyang Olympiad Tournament. So, dito po tayo magtatapos. Please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video. Bye-bye.